Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po? Sana'y lagi kayong in good health at masaya. Welcome po to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver. Ang mission ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Episode 142 na po, May 22nd na. Patuloy po nating alamin ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Sa araw na ito, mag-uumpisa na po tayo sa 2 Samuel. Babasahin natin ang buong chapter 1 at itutuloy natin ang chapter 2 verses 1 to 11. Tara, basahin na natin. Bumalik si na David sa Siklag pagkatapos nilang matalo ang mga Amerika. Patay na noon si Saul. Nanatili sila ng 2 araw sa Siklag. Nang 3rd araw, may dumating na tao sa Siklag mula sa kampo ni Saul. Punit ang damit niya at may alikabok ang ulo bilang pagluluksa. Lumapit siya kay David at yumukod bilang paggalang sa kanya. Tinanong siya ni David, "Saan ka nang galing?" Sumagot siya, "Nakatakas po ako mula sa kampo ng mga Israelita." Nagtanong si David, "Bakit? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin." Sinabi niya, "Tumakas po ang mga sundalo ng Israel sa labanan. Maraming napatay sa kanila, pati na po si Saul at ang anak niyang si Jonathan." Nagtanong si David sa binata, "Paano mo nalamang patay na si Saul at Jonathan?" Ikwinento ng binata ang nangyari. "Nagkataon na nandun po ako sa bundok ng Gilboa at nakita ko roon si Saul na nakasandal sa sibat niya. Palapit na po sa kanya ang mga kalaban na nakasakay sa mga karwahe at kabayo. Nang lumingon siya, nakita niya ako at tinawag niya ako. Sumagot ako, ano po ang maitutulong ko? Tinanong niya kung sino ako. Sumagot ako na isa akong Amerika. Pagkatapos nakiusap siya sa akin, "Lumapit ka sa akin at patayin mo ako. Tapusin mo na ang paghihirap ko. Gusto ko nang mamatay dahil hirap na ako sa kalagayan ko." Kaya nilapitan ko siya at pinatay dahil alam kong hindi na rin siya mabubuhay sa grabing sugat na natamo niya. Pagkatapos kinuha ko po ang korona ng ulo niya at porsela sa kamay niya at dinala ko po rito sa inyo. Nang marinig ito ni David at ang mga tauhan niya, pinunit nila ang kanilang mga damit bilang pagluluksa. Umiyak at nag-ayuno sila hanggang gabi para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan. At para sa mga mamamayan ng Panginoon, ang bayan ng Israel, dahil marami ang namatay sa digmaan. Tinanong pa ni David ang binatang nagbalita sa kanya, "Taga saan ka?" Sumagot siya, "Isa po akong dayuhang Amerika na nakatira sa lupain ninyo." Nagtanong si David, "Bakit hindi ka man lang natakot na patayin ang piniling hari ng Panginoon?" Pagkatapos, tinawag ni David ang isa sa mga tauhan niya at inutusan, "Patayin mo ang taong ito." Pinatay nga ng tauhan niya ang tao. Sinabi ni David, "Ikaw ang dapat sisihin sa kamatayan mo. Ikaw na mismo ang tumistigo laban sa sarili mo nang sabihin mong pinatay mo ang piniling hari ng Panginoon." Gumawa si David ng isang awit para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan at iniutos niyang ituro ito sa mga mamamayan ng Juda. Tinawag itong awit tungkol sa pana at nakasulat ito sa aklat ni Jashar. Ito ang panaguhi niya, "O Israel, ang mga dakilang mandirigma mo'y namatay sa kabundukan mismo ng Israel. Napatay din ang mga magigiting mong sundalo. Huwag mong ipaalam sa Gat o sa mga lansangan ng Ashkelon. Baka ikagalak ito ng babaeng Filisteo na hindi nakakakilala sa Diyos. O bundok ng Gilboa, wala sanang ulan o hamog na dumating sa iyo. Wala sanang tumubong pananim sa iyong bukirin upang ihandog sa Diyos. Sapagkat dyan nadungisan ng mga kaaway ang pananggalang ng magiting na si Haring Saul. At wala nang magpapahid dito ng langis upang ito'y linisin at pakintabin. Sa pamamagitan ng espada ni Saul at pana ni Jonathan, maraming magigiting na kalaban ang kanilang napatay. Minahal at kinagiliwan ng mga Israelita sina Saul at Jonathan. Magkasama sila sa buhay at kamatayan. Sa digmaan, mas mabilis pa sila sa agila at mas malakas pa sa leon. Mga babae ng Israel, magdalamhati kayo para kay Saul. Dahil sa kanya'y nakapagsuot kayo ng mamahaling damit at alahas na ginto. Ang magigiting na sundalo ng Israel ay napatay sa labanan. Pinatay din si Jonathan sa inyong kabundukan.
nagdadalamhati ako sa iyo, Jonathan, kapatid ko. Mahal na mahal kita. Ang pagmamahal mo sa akin ay masigit pa sa pagmamahal ng mga babae. Nangabuwal ang mga magigiting na sundalo ng Israel, ang kanilang mga sandatay nangawala. Pagkatapos nito, nagtanong si David sa Panginoon, pupunta po ba ako sa isa sa mga bayan ng Juda? Sumagot ang Panginoon, pumunta ka. Muling nagtanong si David, saan po roon? Sumagot ang Panginoon, sa Hebron. Kaya pumunta roon si David kasama ang dalawa niyang asawang sina Ahinoam na taga Jezreel at Abigail na byuda ni Nabal na taga Carmel. Isinama rin ni David ang mga tauhan niya at mga pamilya nila at doon sila tumira sa Hebron at sa mga lugar sa paligid nito. Di nagtagal, pumunta ang mga pinuno ng Juda sa Hebron at pinahira ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Juda. Nang mabalitaan ni David na ang mga taga Jabes, Gilead ang naglibing kay Saul, nagpadala siya ng mga mensahero na nagsabi, pagpalain sana kayo ng Panginoon sa ipinakita niyong kabutihan kay Saul na hari ninyo sa pamamagitan ng paglilibing sa kanya. Ipakita sana ng Panginoon ang pagmamahal at katapatan niya sa inyo. At ipapakita ko rin sa inyo ang kabutihan ko dahil sa ginawa ninyo. At ngayon, magpakatatag kayo at lakasan niyo ang loob niyo kahit patay na ang hari ninyong si Saul. Ako naman ay pinili ng mga taga-Juda bilang kanilang hari. Ngayon, ang commander ng mga sundalo ni Saul na si Abner na anak ni Ner ay pumunta sa Mahanaim kasama si Ishbosheth na anak ni Saul. Doon, hinirang niyang hari ng buong Israel si Ishbosheth. Kasama na rito ang mga lugar ng Gilead, Ashuri, Jezreel, Ephraim at Benjamin. Si Ishbosheth ay 40 gulang nang maging hari ng Israel at naghari siya sa loob ng 2 taon. Si David naman ang kinilalang hari ng mga taga-Juda at naghari siya sa Juda sa loob ng 7 taon at 6 buwan. Doon siya nanirahan sa Hebron. Babasahin na natin ang katuloy sa Kabanata 12 ng Juan, ang verses 20-50. May mga Griego ring pumunta sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos sa kapistahan. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa probinsya ng Galilea. Sinabi nila sa kanya, gusto po sana naming makita si Jesus. Pinuntahan ni Felipe si Andres at sinabi sa kanya ang kahilingan ng mga Griego. Pagkatapos, pinuntahan nila si Jesus at ipinaalam ang kahilingan. Sinabi ni Jesus sa kanila, dumating na ang oras upang dakilain ako na anak ng tao. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, tutubo ito at mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang hindi nang hihinayang sa buhay niya sa mundong ito alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako, naroon din dapat siya. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Sinabi pa ni Jesus, nababagabag ako ngayon, sasabihin ko ba sa Ama na iligtas niya ako sa nalalapit na paghihirap? Hindi, dahil ito ang dahilan ng pagpunta ko rito. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa Ama, Ama, ipakita niyo ang inyong kadakilaan. Isang tinig mula sa langit ang sumagot, ipinakita ko na sa pamamagitan mo at muli ko itong ipapakita. Nang marinig ng mga taong naroon ng tinig, sinabi nila, kumulog. Pero sinabi naman ng iba, kinausap siya ng isang anghel. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang tinig na iyon ay ipinarinig hindi para sa akin kundi para sa kapakanan ninyo. Dumating na ang paghahatol sa mga tao sa mundo. Manulupig na si Satanas na siyang nagahari sa mundong ito. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sumagot ang mga tao sa kanya, nakasaad sa kasulatan na si Kristo'y mabubuhay ng walang hanggan. Bakit mo sinasabing kailangang mamatay ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao na tinutukoy mo? Sumagot si Jesus, maikling panahon na lang ninyong makakasama ang ilaw. Kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa para hindi kayo abutan ng dilim. Sapagkat hindi alam
nang naglalakad sa dilim kung saan siya papunta. Kaya sumampalataya kayo sa akin na isang ilaw ninyo habang narito pa ako, para maliwanagan ang isipan ninyo. Pagkasabi ni Jesus nito, umalis siya at nagtago sa kanila. Kahit na nakita ng mga Hudyo na maraming himala na ginawa si Jesus, hindi pa rin sila sumampalataya sa kanya. Sa ganoon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Panginoon, sino ang naniniwala sa aming mensahe? Sino sa mga pinakitaan mo ng iyong kapangyarihan ang sumampalataya?" Sinabi pa ni Isaias na kaya ayaw niyang sumampalataya ay dahil binulag ng Diyos ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita. At isinara niya ang kanilang mga isip upang hindi sila makaunawa, dahil baka manumbalik pa sila sa kanya at pagalingin niya sila. Sinabi ito ni Isaias dahil nakita niya ang kadakilaan ni Jesus at nagsalita siya tungkol sa kanya. Ganunpaman, maraming pinuno ng mga Hudyo ang sumampalataya kay Jesus, pero inilihim nila ang kanilang pananampalataya dahil takot silang hindi natanggapin ng mga Pariseo sa mga sambahan, sapagkat mas ginusto pa nilang purihin sila ng tao kaysa ng Diyos. Nagsalita si Jesus ng malakas, "Ang sumampalataya sa akin ay hindi lang sa akin sumasampalataya, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi na mananatili sa kadiliman. Ang sinumang nakarinig sa aking mga aral pero hindi sumunod ay hahatulan, ngunit hindi ako ang hahatol sa kanya, sapagkat hindi ako naparito sa mundo para hatulan ang mga tao kundi iligtas sila. May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw, sapagkat ang mga aral ko ay hindi galing sa sarili ko, kundi galing sa amang nagsugo sa akin. Siya ang naguutos kung anong sasabihin ko. At alam ko na ang mga utos niya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ano ang ipinasasabi ng Ama, yun lang ang sinasabi ko." Ang chapter 118 verses 19 to 29 po ng Salmo ang babasahin natin sa araw na ito. "Buksan ninyo ang pintuan ng templo ng Panginoon para sa akin, dahil papasok ako at siya'y aking pasasalamatan. Ito ang pintuan ng Panginoon na ang mga matuwid lang ang makakapasok. Magpapasalamat ako sa inyo, Panginoon, dahil sinagot niyo ang aking dalangin. Kayo ang nagligtas sa akin. Ang batong itinakwil ng mga tagapagpayo ay siyang naging batong pundasyon. Ang Panginoon ang may gawa nito at tunay na kahanga-hanga sa ating paningin. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo'y magalak at magdiwang. Panginoon, patuloy niyo kaming iligtas. Pagtagumpayin niyo po kami sa lahat ng aming ginagawa. Pinagpapala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain sana kayo ng Panginoon mula sa kanyang templo. Ang Panginoon ay Diyos at napakabuti niya sa atin. Magdala kayo ng mga sanga ng punong kahoy para sa pagdiriwang ng pista at pumarada paikot sa altar. Panginoon, kayo ang aking Diyos. Nagpapasalamat ako at nagpupuri sa inyo. Pasalamatan ng Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan." Sa Kawikaan, chapter 15 pa rin po tayo at babasahin natin ang verses 27 and 28. "Ang taong yumaman sa masamang paraan ay nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Mabubuhay naman ang matagal ang taong hindi nasusuhulan. Ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ang sasabihin, ngunit ang taong masama ay basta na lamang nagsasalita." Muli na naman po nating natapos ang isang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan at karunungan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request na gustong ipagdasal or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Salamat po muli. Ako po si Silver sa paintulot po ng ating makapangyarihan at buhay na Diyos. Nandito muli ako bukas. Bye!